Guys, good morning, good morning. Good morning sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At welcome to my kitchen. Ngayon po ay may isi-share naman ako sa inyo na recipe. Ang ating gagawin ngayon ay mayroon ako dito. Ang ating ingredient ay ito. Yung ating kuhili ang tawag dito. Shell. Spaghetti shell. Ayan. At lalagyan natin siya ng ground beef at mixed ground beef and pork beef. Pork ground. Ito po siya. Minix ko na. Isang kilo, half kilo of pork, ground pork, and half kilo of ground beef. Tapos, lalagyan natin siya ng dalawang kutsaritang garlic na tinatad. And then, fresh onion, dalawang kutsarita din. Parsley, dalawang kutsarita din. And then, onion, fresh onion, tatlong kutsarita. Ayan. Sisit aside natin muna itong mga. Gagawa tayo ng sauce. Ito, isang bottle na sauce na tomato sauce. Ayan. Itong mga natirang mga ingredient na ito, ilalagay natin dito sa ating sauce. Pareho lang yung ingredient na gagamitin natin na ilinagay ko dito sa ating ground beef and pork. Ground pork. Ayan, lagyan natin ng black pepper, mga half teaspoon, and little bit of salt. Kayo nang bahala kung ilan ang gusto ninyong salt. And then, lalagyan natin ng 3 tablespoon of parmesan. And then, maglalagay tayo ng oil. Oil, mga 3 tablespoon of oil, olive oil. And then, imimix na natin. Guys, ito na ang ating gagawin ngayon ay kukuha tayo ng ating bibe. Bibe ang itawag natin dito. At kukuha tayo ng ating beef at ilalagay natin dito sa loob ng ating bibe. Kuhili ang tawag dito. Pupunuin natin siya, ganyan. Tapos ilalagay natin dito, isa-isa ilalagay natin. Isa-isa. Ganyan. Mag-sample lang muna ako. Ito na guys. Ganyan ang itsura. At punuin ko muna lahat. Sarap ko muna. Mga guys, malapit na akong matapos. Napuno ko na ang ating shell ng ground beef. Yan, dalawa na lang. Yan na guys, tapos ililipat natin sa ating Pyrex. Pakita ko sa inyo. Ito na guys, ililipat natin sa ating Pyrex. Lalagay natin itong ating kuhili. Comment down below kung ano ang tawag ninyo dyan. Kung mayroon kayo dyan. Ayan, ganyan ang paglagay natin. Tapos gagawa po ako ng sauce at ibubuhos natin dito. Hindi gagawa ako ng bisamel. Ito na po ang ating, ayan. Tapos gagawa po ako ngayon ng ating sauce. Ito ang ating mga kailangan. One bottle of tomato sauce, fresh onion, parsley, garlic, onion. Tara na, samahan niyo ako sa aking pagsuti ng ating, maglagay tayo ng ating olive oil. Mga 4 tablespoon of olive oil.
Papainitin natin siya at isusutin natin ang ating mga ingredient. Lagay na natin ang ating bawang. Sunod natin ating sibuyas. Dagdag pa natin. One medium onion po ito. Lagay na natin yung ating parsley. 2 teaspoon of parsley. And 2 teaspoon of fresh onion. Ayan, napula na. Nasutin na natin ang ating sibuyas, bawang, at parsley, at saka fresh onion. Ilagay na natin ang ating sauce. At maglagay tayo ng 2 kutsaritang sugar para hindi siya maasim. Ito na yung sugar. 2 teaspoon of sugar. At lalagyan natin ng, pupunoy natin ito ng tubig at lalagay ulit, ibubuhos natin dito. Buhos natin yung tubig. Linagay ko yung tubig dito sa bottle. At parang hugasan natin yung ating bottle para hindi masayang yung ating ibang tomato paste. Ayan. At papakuluan natin ng mga 15 minutes. Yan. Maglagay tayo ng beef cube, isang beef cube dito sa loob, and white pepper, and black pepper. Ayan. Ayan na guys, ang ating sauce. Tatakpan natin siya. Ayan, mga 15 minutes at ibubuhos natin to doon sa ating ginawang kuhili. Ayan na guys, lagay na natin yung ating, ayan, tapos na ang ating sauce. Ayan, lagay na natin. Lagay natin dito sa ibabaw. Ilalagay natin sa oven ng mga 45 minutes for 180 degrees. Pinainit ko na yung aking oven. Ayan, ito na guys ang ating ginawa. Tara na, punta tayo sa ating oven. Gawa tayo guys ng bechamel. Maglalagay tayo ng all-purpose flour sa ating non-stick pan ng 6 tablespoon of flour. 4, 5, 6. 6 tablespoon. At papupulahin natin ng kaunti. Lulutuin natin ng mga 4 minutes. 4 to 5 minutes at ating flour. At pag luto na siya, ilalagyan natin ng 4 tablespoon of butter. Ito na guys. Medyo luto na siya. Lagay tayo na butter. Na natin ang ating palayok. Ang ating init sa ating kawali. 4 tablespoon of butter. Ito na guys, yung ating flour. Then, maglagay tayo ng milk. Pinainit ko na yung ating milk. Ayan.
Halo lang natin siya ng yahalo. Naglagay ako ng 5 cup of milk. O kaya isang litro ang gawin ninyo. Milk, isang litro. 1 liter. Ito na ang ating bisamil, guys. Ayan, malapot na siya. Maglagay tayo ng cheese. 4 tablespoons of cheese. Pwedeng parmesan. Kung anong gusto nyo. Yan. Huwag na kayong masyadong maglagay ng salt kasi yung ating cheese ay maalat na siya. Yan, guys. Alis na natin sa ating kalan. Sa ating lutuan. Ne? Ne. Then, guys, kuha tayo ng 2 eggs. Maglagay tayo ng ating nutmeg. Little bit of nutmeg. Oops. Yan. Sa ating bechamel. Then, 2 eggs. Bati natin ang dalawang itlog. At alisin na natin sa ating apoy ang ating bechamel. Yan. At ilalagay na natin yung ating itlog. Huwag lang yung titigilan ng haluin para hindi siya maging omelette. Ito na, guys, ang ating bechamel. Maglagay tayo ng white pepper. At ito na, guys, buksan na natin yung ating oven at ilalagay natin doon sa ating linuto ang ating bechamel. Yan, guys. Ito na, guys, ang ating binake na spaghetti na ayan, lalagay na natin sa ibabaw yung bechamel. At i-oven ulit natin siya ng 10 minutes para maging golden brown ng itong ating bechamel. Ito na, guys, nailagay ko na yung ating bechamel at lalagyan natin ng kaunting parmesan sa ibabaw. Kayo na bahala kung anong cheese ang gusto nyo ilagay. Ako naglagay ng parmesan sa ibabaw ng ating bechamel at ilalagay ko ulit siya ng 10 minutes hanggang sa pumulay yung ating bechamel sa ating oven. Buksan natin ulit ang ating oven at i-oven natin siya. Ayan. I-oven natin siya ng 10 to 15 minutes, guys. Yan, maghintay tayo. Nakalipas na ang 15 minutes. Wow, ayan na siya. Ang ganda. Ayan. Ayan na. Kunin na natin. Mari, eh? Wow. Babe, kiss to tit, just. Yan. Girisita, yan na. Ito na ang ating finished product. Yan. Wow. Andi. Ang kusina ko ay masyadong magulo. Ayan. Tingnan niyo. Dahil marami akong linuto sa araw na ito. Ayan. Palamigin natin at iwain natin, ipiplating na natin. Yan. Ito na po ang aking finished product. Ayan. Kinuha ko na siya sa aking oven. At inano ko siya ng 45 minutes for 180 degrees. At ngayon ay ipiplating na natin siya. Iwain na natin.
muna, guys. Ini ka talaga no. Lipis ka lang. Ne, lipis ka lang. Ito na, guys, ang ating shell. Para siyang shell. Yan, it's fun. Oops. Yan. Ito na. Realis, asto. Guys, ako na. Ito na, guys, ah. Ayan, ah. Ito na ang ating plating. At maglagay tayo ng chichiborichi. Yan, counting green sa ibabaw. At counting parsley. At saka counting green, green. Yan. Basilic. Basiliko. Basiliko po. Ayan, ito na po. Pet na tao lang. Wala yan, eh. Gusto ko lepis manong. Katarao. Wala yan. Amor sa dufa ulo ito. Yan, adokimasu. May katsi na paro yun ang pironi. Tis adokimasu, es, ligo. Oye, tamkap si glosa. Aso. Tali me din isigia, soy kets. Upo. Katsi, yati, kei. Guys, kei. Aso. Kei, ayan. Aso. Ito na, guys. Ang init. Sakais. Yan. Sistensyahan na natin ang ating niloto na ang tawag dito ay kuhilya. Para sa bebe, bebe. Sobrang init. Gusto ko lang ipakita kung ano ang kinalabasan ng ating niloto sa araw na ito. Mmm. Mmm. Nanam. Mm-hmm. At yung kanyang ano, beef na linagay natin. Ayan. Mm-hmm. Mm. Naglips talag silam. Mm. Luto na kayo, guys, ng ganito. Napakasarap. Mm. Grabe. Mm. Ihatid ko ito doon sa trabaho ng anak ko at papakainin ko. Hindi naman namin mauubos to. Pakainin ko yung mga trabahador ng anak ko doon. At kung nagustuhan ninyo ang aking recipe sa araw na ito, please give me a thumbs up and subscribe to Juicy's Kitchen. At ring the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga sina-upload na mga recipe, bagong recipe. Ayan, hanggang dito na lang po at sana ay kita-kita kids next video. Bye, thank you. Bye-bye.